bagyong sinina kaya't mabagal ang pagbalik ng mga bus mula Bicol. Kaya ang mga pasahero, tiis-tiis muna sa init ng araw. Ang mga bata ang pinakakawawa. Siyempre, maghintay ka pa, matagal pa. Umiiyak ang mga bata eh. Reklamo ng isang ali, sa maling lane daw siya pinapila, kaya't naiwan siya ng dapat nasasakyan na bus. Siyempre, may ticket kami. Eh kung hindi, hindi ko alam magbabalibag ako doon. Eh may ticket ako, nagtubos ako ng ticket eh, di ba? Karapatan yan nila yan na iserve kami. Fully booked na ang lahat ng biyahe rito hanggang January 5. Swertihan na lang daw kung may mabili pang ticket. Kaya ang isang biyahero na nakachempo, akala mo naka-jackpot. Masaya. Bakit? Kasi gusto ko mag-New Year kila mama. From Zika. So nakaswerte na meron ko away? Meron. Kaso hanggang Legazpi lang. Actually hanggang Sorsogon dapat po eh. Okay na yun hanggang Legazpi. Mahaba rin ang pila sa ilang bus terminal sa Cubao gaya ng sa 5-star bus. Sa mga umayigit. Mga lahat tayo magagawa ay talagang tsaga-tsaga kung gusto mo eh. May iba, hindi na raw talaga makakauwi ng probinsya, lalo na ang mga nakabili ng ticket sa DLTB. Nirefund na kasi ang pera nila dahil nakawelga pa rin ang mga driver at konduktor ng bus company. Re-refund na lang. Tapos saan sila sasakay kung uuwi na? Wala, hindi na lang sila uuwi. Dito na lang bagong taon. Konting unawa at pasensya, hindi natin gusto lahat to. Nag-inspection din ang Bureau of Fire Protection kanina para tiyaking walang naipupuslit na mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Ang mga bit-bit na gasolito at spray, kinukumpiska. Habang gumagabi nga ay mas kumakapal pa, Vicky, yung dating ng mga tao dito sa Araneta Center Bus Station na humahabol nga sa mga biyahe para makauwi sa kanilang mga probinsya at doon salubungin ang bagong taon. Para naman sa mga motorista, pagdating po sa bahagi ng EDSA Cubao, asahan na ang pagbabagal ng daloy ng trapiko dahil nga sa kabi-kabilang mga bus stations dito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.